faith book, the book of faith, the word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Christine Tika at ngayon po ay tayo narito sa ating FBK for May 19, 2024. Ang naka-assign po sa akin na verse na i-share sa inyo ay matatagpuan po sa Matthew chapter 7 verses 9-11. Or what man is there among you who if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Ngayon pong araw na to, ang ating pag-uusapan ay ang pagbibigay ng isang magulang sa kanyang anak. Ito po ay halimbawa na binigay po ng ating Panginoon. Sabi niya, kung kayo, if you are then who are sinful, you are able to give good gifts to your children when they ask, how much more of me? Sabi ng Panginoon. Eh, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang banal na Panginoon. Hindi po ba? So, sabi niya, eh kung kayo na makasalanan ay marunong magbigay ng mabuti sa inyong mga anak, lalo pa ako, sapagkat ako ay isang banal na Diyos. Pero meron pong requirement. Siguro po, iniisip niyo, ano? May requirement pa? Eh, hinihingi lang naman tayo sa Diyos. Meron po. Anya na nakalagay po, oh, sa verse 11. The Father who is in heaven, give good things to those who ask Him. Ayun. Kaya naman pala hindi na nasasagot siguro ang ating panalangin. Baka hindi natin hinihingi sa Diyos. Baka naman sinasabi natin, eh humihingi nga ako sa Panginoon pero hindi pa niya ako sinasagot. Alam nyo, ang Panginoon ay sabi niya, maghintay ka lang. Kumbaga sa ulam eh, pinasasarap pa niya yung ulam natin. Pinagaganda pa niya yung sagot sa panalangin natin. Meron po akong gustong i-take note sa inyo yung salitang ask. Yung tatlong yan. Ano ba ang ibig sabihin kapag tayo humingi tayo ng isang bagay sa ating panalangin? Tandaan natin, ang ating Panginoon ay sumasagot sa panalangin natin. Madalas sinasabi ng mga pastor pag nagpipreach sila, no? Either God will say yes, no, or wait. Pero ako, magdadagdag po ako ng konting notes tungkol sa katugunan ng Panginoon sa ating panalangin. Number one, yung salitang ask na yan. Letter A, stands for absolute. Opo. Ang sagot o tugon ng Panginoon sa ating panalangin ay absolute. Sabi po sa dictionary.com, what is the true meaning of absolute? It means it is complete. It is perfect. It is free from limitations, restrictions, or exceptions, unqualified. So, ibig sabihin, ang tugon po ng Panginoon sa ating panalangin ay perpekto. Complete, kumpleto. Bakit? Ang nag-Diyos ay ang nagbigay ng tugon sa panalangin natin ay isang perpektong Diyos. So, kung ano man ang hinihingi mong panalangin o tugon sa panalangin, ang sagot ng Diyos ay absolute. He will give you an absolute answer to your prayer. Number two, letter S sa ask. So, yung A, absolute. Yung S stands for secure. Bakit? Eh, kasi pagka tumugon ang Diyos sa panalangin, sigurado yun. Sigurado ang tugon ng Diyos sa panalangin natin ay ayon sa kanyang kalooban. Kasi alam niya pinakamabuti sa iyo at pinakamabuti sa akin. Hindi tutugon ang Panginoon sa isang panalangin kung alam niyang ito ay hindi mabuti para sa atin. It is secure. At yung letter K stands for king-sized answer. It's a king-sized answer to our prayers. When you say king-size, it's larger than the regular size. Ibig sabihin, ganun magtugon ng Diyos sa panalangin natin. Kung minsan sobra at higit pa nga sa inaasahan natin. Diba? Sabi dito, previously sa verse ng binasa ko, dun sa verse 7, ask and it will be given you.
Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Nakita ninyo, no? Ang hinihingi lang pala ng Diyos sa atin ay tayo'y humingi. At doon natin masusubukan ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay humingi. Kaya kapatid, kung meron kang pinagpipray sa Panginoon, tandaan niyo yung tatlong bagay na yan. Ang tugon ng Panginoon sa panalangin natin ay absolute, it is secure, and it's a king-sized answer. God bless you mga kapatid, at sa susunod, magkita-kita tayo muli sa ating FBK.